Kung marami ang biyaheng probinsya para bumoto at para sa undas, ilang kababayan naman natin ang biyaheng abroad para magbakasyon ngayong long weekend. Live mula sa NAIA Terminal 3, may report si Jamie Santos. Jamie? Atom, ramdam na ramdam ang long weekend ngayong Biyernes dahil sa magkasunod na barangay at SK election at Undas 2023. Sunod-sunod din ang dating na mga pasero dito sa NAIA Terminal 3. Pila sa ilang check-in counters ng airline sa NAIA Terminal 3. Ang ibang pasero nandito na kahit madaling araw pa ang biyahe para iwas aberya. Mayat maya ang ikot ng K-9 units. Susulitin ng pamilyang inabutan namin ang long weekend para magbakasyon sa South Korea. Sinulit namin kasi long weekend siya. And ang mga kids, walang pasok. So tamang-tama yung vacation. Sa pag-iikot kanina ni Transportation Secretary Jaime Bautista, napuna niya ang pila sa security check, lalo't marami raw ang international flights. Kailangan natin dito ay magdagdag lang siguro ng personnel ang Office of the Transport Security. Naayos naman na ang mga dating sirang conveyor belts na nagpapadelay sa paglabas ng mga bagahe. Ayos na rin ang mga dating pumapalyang aircon na may pabango pa. When we see yung travel experience na isang pasahero, hindi lang naman yan visual, it's really yung other senses. So sensory, kanina sa Terminal 1, departures, Christmas scent. Sa Manila Northport Terminal naman, tatlong barko ang hindi pinayagang bumiyahe. Mayroong mga deficiencies na kailangan nilang i-correct, so hindi pa sila pwedeng maglayag. Nagdagdag naman ng biyahe sa Matnog, Sorsogon dahil sa dami ng mga pasahero. Sa Batangas Port naman, nasa 17 to 20,000 ang inaasahang bilang outbound na pasahero bukas hanggang Linggo. Atong bahagyang nabawasan yung dating na mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3 pero inaasahang mamaya hanggang ngayong parating na weekend ang buhos na mga pasahero. At yan ang latest mula rito sa NAIA Terminal 3. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Jamie Santos.